Liza. Ayan, baka kasama po natin sila ngayon. Simulan ko yung question natin kay Vitals, ano, and sa lahat ng cast. Sino po kayo dito sa aabangan natin, Contessa? At ano yung mga aabangan sa character ninyo? Okay, Vitals? Yes, good afternoon po sa inyo lahat. Ako po dito si Winston, ang kanang kamay ni Vito or si Kuya Gab. And lahat ng iutos ni Kuya Gab dito siya magagawin niya. At abangan niyo yung twist na mangyayari kung meron sa kanila ni Kuya Gab. So yun, mas okay na panoorin niyo. Mas may thrill yun. Thank you. Sir Gabby? I play the role of, well, good afternoon sa lahat ng mga pumunta today. I play the role of Vito Imperial. Mayaman kami dito and our family is well known sa kanilang mga businesses tsaka sa mga monkey businesses nila. Yun. Kapatid ko dito si Lauren Yang and nanay namin ko si Miss Chanda Romero. Abangan nyo, napakaganda nung pagiging evil ng pamilyang Imperial. So, sila yung magpapahirap sa buhay ni Bea. Nako. Okay, Miss Denise. Ayan, kanto ka mo naman kami. Sino ka dito? Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagpunta at pagsama-sama today. Ako po dito yung tunay na Contessa. So ay, sinabi ko na yung ano. Sabi na ni Denise. Ako po si Theodora, ever loyal secretary and all-around runner ni Miss Lauren. Pero inaapi ka daw niya. Inaapi ka rin niya. Oo eh, ganun nga eh. Pero manda lang siya, sinusulat ko na yung week 5. So ako na, personally, excited po ako na makita yung magiging growth ng character niya kung hanggang kailan ba siya magiging sunod-sunuran ng all that. And para ako lang nag-comedy dito sa ano, sila seryoso mga heavy seat. Ano. Okay, yung icebreaker dito kung magkano. Yeah, and Miss Lauren Yang. Hello everyone, thank you sa pagpunta dito today. Yes, I play the character of Daniela Imperial, the girl na magpapahirap sa buhay ni Bea or ni Contessa at ng lahat ng tao. Sure. Yeah, kung paano pahihirapan ang paman. Yeah. And tawagin natin si Contessa, ang bagong pangalan na tatandaan ninyo at mamarka sa inyo, Miss Liza Di Castro. Hi! Good afternoon po sa inyo. Salamat sa pagkita. Hello sa mga nanonood sa live or kung saan man yan. Ako dito si Contessa. Wala siya, parang wala lang. Guest lang siya. Pero ano, before this, gusto lang natin ipanong sa mga kapuso natin na humabol pa talaga dito si Miss Liza. Alam ko marami kang ginagawa for today, pero nag-effort ka ba na makasama kami dito at maraming salamat. So, Bea ka dito, magiging Contessa. So, sisimula ako bilang Bea. So, feeling ko magugulat sila or parang maninibago sila kasi coming from Encantadia na Pirena, yes. High Sea, Palaban, matapang, ganyan. For the first few weeks, makikita nila kung paano ako apihin, kung paano niya ako tampal-tampalin, sa bulutan. Okay naman, interesting naman kasi ang tagal ko hindi nakagawa ng ganitong klaseng genre. Oo. Yung ganitong ka-intense naman. Medyo nakakapagod to, iyakan eh. Ay, oo, nakakapagod. Makikita nila yan. Pero kung yun yung ano, kung yun yung nagbibigay ng interest sa tao, lalo na kasi siyempre yung mga Pinoy, di ba, mahilig doon sa nakikita nilang inaapi, gano'n. Parang nasa culture na natin yung gano'ng klaseng ano eh, mga eksena eh. So, balik sa old school na ano, drama. Pero ano, tingin mo, ano yung number one na aral na dapat nilang ma-pick up dito sa mag-pensa? Lagi kong sinasabi, kapag kaparoon nila to, hopefully, ma-feel nila na may pag-asa pa. Yun yung sinasabi kanina, sa ABV. Oo, nagkakahirap yung pinagdadaanan ko sa buhay. Kasi si Bea, parang hindi na talaga mga tao yung mga problema niya eh. Correct. Yung mahalagang tao talaga yung pinukuha sa kanya. Tapos dumadating siya sa point na, ay, hindi ko na kaya to. Wala akong mapagbalikan. Kapitan, o. Wala akong makapitan. Kahit sa minsan sa Diyos, nawawala na lang siya ng pag-asa eh. Pero may mga darating na tao na talagang dumulong sa kanya, magmamalasakit sa kanya, magmamahal sa kanya.
Maraming salamat po. Ayan, is Glyce de Castro and the rest of the cast. Invite natin sila na lumipat muna ng table, no? Kasi andito na po tayo sa part na mag-preview po tayo ng first episode mo nyo. Nagkakamali, no commercial break. But, pakiusap na po natin sa kanila.